Facebook ang pinakasikat na social networking site kung saan nagkakaroon ng koneksyon ang pamilya o mga kaibigan kahit na sa iba't ibang parte pa ng mundo. Ang Facebook sa kasalukuyan ay mayroong 2.3 billion monthly active na users sa buong mundo. At lumalabas sa survey na isa ang mga Pinoy sa pinakamadaming bilang ng aktibong users ng Facebook. Napakaraming tao, lalo na sa ating mga Pilipino, ang inilalaan ang oras o panahon sa pag-Facebook. Andyan yung nagbabasa ng mga balita, para updated sa paboritong artista, magpost ng selfie, o kung ano-ano pa. Kung sabihin ko na pwede kang kumita sa Facebook, magiging interesado ka kaya? Kung oo, sige, ituloy mo ang video na ito. Siguro na i-imagine mo na. Oo, sa Facebook ang isa sa pinakamabisang paraan para maiparating mo o may-advertise mo ang iyong negosyo. Pero bukod dito, may ilan pang paraan upang kumita ka gamit lang ang Facebook mo. Dapat mo lang gawin ay maggawa ng Facebook page upang mas ma-maximize mo ang pwedeng itulong sa'yo ng platform na ito. Okay, talakayin ko na yung mga pwede mong pagkakitaan sa pagkakaroon ng Facebook page. Ang una dito, magbenta at mag-alok ng services na kung ano man ang business mo. Kung ang Facebook page mo ay may sapat ng bilang ng mga followers, dito ang pinakamabisang paraan para ibenta o i-alok ang mga servisyo ng negosyo mo. Dahil kilala ka na ng mga followers mo, pwede nilang i-consider na bumili direkta sa'yo kaysa bumili sila sa iba. Pwede ka rin nilang matulungan kung may mga mag-share ng post mo. Pangalawa, ay ang affiliated post. Ano ang affiliated post? Ito ay ang paglalagay ng mga links ng mga produkto sa bawat post mo at nagkakaroon ka ng komisyon sa bawat produkto na bibilhin ng mga followers mo. Ang kailangan mo lang ay mag-join ka sa mga online business na may ganitong programa gaya ng Amazon, Flipkart, eBay at marami pang iba. Ang pangatlo ay ang sponsored post. Kung nakapagbuo ka na ng malaking bilang ng mga followers sa Facebook page mo, may chance na may bumayad sa'yo kapalit ng paglalagay mo ng logo nila o maliit na advertisement ng produkto nila sa post mo. Pwede din namang ikaw ang lumapit sa kanila upang i-alok ang pag-advertise mo sa kumpanya nila kapalit ng kukulang presyo o halaga. Ang pang-apat at pinaka-common sa lahat ay ang sumali sa monetization program ng Facebook. Upang tulungan kumita ang mga video creator o mga Facebook page owners, lumusad din ang Facebook ng kanilang monetization program katulad ng sa YouTube. Ito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ads sa mga videos na ipinopost mo sa Facebook page mo. Pero para maging parte ka ng programa na ito, kailangan mong ma-meet ang requirements ni Facebook. Ang pagkita dito ay depende sa dami ng views sa mga videos mo na mayroong advertisements. At ang panghuli, iyang pagbebenta ng Facebook page. Maraming malalaking Facebook page owners ang gumagawa ng maraming Facebook page. Pinapalaki nila ang bilang ng mga followers ng mga page na ito sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga pictures at kung ano-ano pa. Tapos, ihingi nila ng suporta sa followers ng main Facebook page nila. Kapag may sapat ng likes at followers ang bagong page, ibebenta nila ang mga page na ito sa malaking halaga. At ngayon alam mo na ang lahat ng ito, huwag ka na magsayang ng oras. Simulan mo nang gumawa ng sarili mong Facebook page. Paalala lang na pag-iisipang mabuti kung ano ang paksa na ilalagay mo sa page mo. Kailangan mo rin i-consider na magugustuhan ng tao ang mga post mo at napakahalaga rin na dapat mag-i-enjoy ka sa ginagawa mo dahil ang success ng isang Facebook page ay hindi mo makukuha overnight. Kailangan mo itong paglaanan ng oras at pagod at napakahabang pasensya.